maganda at masaganang pagkain mula sa kapaligiran, big factor talaga. Ako agree. As in agrikultura, ang susi natin dyan. Kaya muli nyo kaming samahan sa muling pagtuklas ng bagong ideya pagdating sa pag-agrikultura. Huwag nang mamroblema dahil bibigyan namin kayo ng tulong kaalaman. Tulong! Tulong galing sa kapaligiran. Kaya nararapat na pagyamanin at pagkaingatan. Ito ang inyong BHTV News and Public Affairs Program. BHTV, Agri, at iba pa! Host Cindy Curioso, Kevin Alba. Samahan ninyo kami sa 30 minutong kwentuhan tungkol sa pinakahuling impormasyon sa agrikultura sa Bicol, sa mga kalapit na lalawigan, mga ecotourism sites. Bisitahin natin ang mga agri-events sa siguradong makakapulot tayo ng mga ideya pagdating sa paghahanap buhay. Napakasarap isipin na ang mga kailangan natin ay nakukuha lamang sa kapaligiran. Because it is safer than other. Ika nga, don't panic, it's organic. Ang JSM Farm dito sa Camarines Norte ay mas piniling maging organic at natural. Pa-share kita! Halos 20 hektarya na lupain ng Jose Soreto Maligat Sr. o JSM as integrated farm ng matatagpuan sa Purok 6, Barangay Santa Rosa Sur, bayan ng Jose Panganiban sa lalawigan ng Camarines Norte ay kumpleto pagdating sa pagtanim at pag-aalaga ng iba't ibang hayop. Dahil hindi na rin mapigilan ang pagbisita ng tao, ay naisipin na rin nilang maging lugar na rin ito ng turismo, kaya naman tinatawag na itong JSMS Nature Farm Tourism. Ang lugar na ito ay planong gawing view deck kung saan kita mo ang lahat ng bundok na nasasakupan ng Camarines Norte. Nasa 6 na taon na ang JSM Farm. Maliban sa pagiging agritourism site, ay naging agricultural training center na rin ito kung saan maraming mag-aaral ang pumupunta dito upang tumuklas ng farming ideas. Naniniwala si Ginoong Jose Maligat Sr. na balang araw ay malawak ang mararating ng kanyang farm. Naniniwalaan ako na tourism site na kami eh. Yes. Ang nagnila, sisay man na madyan sa inyo or layo-layo ninyo. Ang sagot ko man eh, hindi naman malapit yung Palawan, ba't nakarating ako rin? Hindi mo ka posible rin yung taga-Palawan, karating din dito. At naman din ni Senator Villar, mayroon daw nila na wala naman talagang future yung farm. At least we become a tourism site. At dun nga naman may pira. Naniwala ako nung pumunta ko sa Palawan, marami ko nila ng pira. Okay. Pero gastos nyo. Mm-hmm. Ito ang probinsya natin. Mapili. Hindi kayo makumbinsi ang mga turista na pumunta rito. Dala nilang pera eh. It's not just the money inside our province. Maraming dadating na bisita, mabayad. Bulot na magbayad. Eh, dun kami ano, dun kami nakumbinsi na mag-farm tourism na talaga tayo. Kompleto sa pasilidad at ekipahe ang farm mula sa receiving area, training center, solar pump, bodega, greenhouse, buffalo in charge house, buffalo shed, tilapia cottage, caretaker house, pre-raised chicken house, copra dryer, water tank, at farmhouse. Pagdating sa pag-aalaga ng hayop ay nariyan ang piggery, buffalo, kabayo, kambing, sheep, pato, at manok. Mayroon ding fresh water fish. Pagdating sa pagtatanim ay nariyan ang namumungang mga punong kahoy, palay,
cassava, mga gulay, nyog, mahogany, citronella, papaya, mais, mani, tubo, at floral herbal plants. Kaya naman, maituturing na rin ito na integrated farm. What we learned about integrated is different kind of products kami. Yung kind of livestock, sheep, goat, buffalo, at saka meron kaming swine. Ang ibig sabihin ng integrated, at meron kaming halaman. O kung ano yung byproduct ng aming nasa animal industry, papakinabangan naman o nasa plant. Dahil may value naman siya as fertilizer. Mahigit 80 edad na si Ginoong Jose. Subalit, walang kupas pa rin ang kanyang reflexes pagdating sa pagmamaneho. Anya, isang higit na nakakapagpalakas sa kanya ang pagkain ng organiko mula sa kanyang farm. Sabi nila, pag hindi kayo nag-organic, hindi kayo makakastinta. Balik, that will help prolong and maintain your health condition. Pag organic, kakaunti na naniniwala dyan. Pero kami, naniniwala dyan sa akin. And that is my advocacy also na itong mga kasama ko, hindi na kong mag-soft drinks, hindi na kong mag-sigarilyo. Sumubok na rin sila sa milk production kung saan ang komunidad at ang kanyang pamilya ang nabibiyayaan ng benepisyong ito. Ay, hanggang milk pa lang kami. Pasteurized milk and milk, fresh milk alone. Hindi, wala pa kami noong mga byproduct na pasteurized. Ay, naggawa na rin kami noong ano, yung mga keso de puti. Sa farm na rin na ito, ay gumagamit ng tubo bilang alternatibo sa feeds na nakakapagpalusog sa mga hayop, partikular na ang baboy. Ginagawa rin nila itong juice na ipinapainom sa kanilang mga bisita. Legit organic, mga best! Meron po kaming sugar cane. Dahil yung parabakal kami ng mula sa Sanaga, ang mahal naman. Bali parang magka-count as expenditures. Nagawa kami ng taniman, pakal kami ng mill machine. How people appreciate yung juice, yung cane juice. Lalo naman yung mga baboy namin, saka yun lang mga karbaw namin. Pinapainom rin namin yun. Organically speaking, mga ka-BHTV, alam nyo ba na gumagamit ang JSM Farm ng wood vinegar? Ang wood vinegar ay mula sa condensed o moist ng inuuling na kahoy. Ang isang tubong kawayan ay tinutusok sa butas ng lupa kung saan nasa ilalim ang sinusunog na kahoy upang gawing uling. Ang tumutulong likido mula sa lumalabas na usok ay siyang tinatawag na wood vinegar. Let's have a trivia! Ang wood vinegar ay hindi basta-basta suka lang na binibili kay Aling Nena. Dahil, alam nyo ba, na sa agrikultura, ito ay bidang-bida. Sa natural farming, ito ay ginagawang fertilizer na nakakatulong sa plant growth. Ito rin ay magaling sa pagtaboy ng mga pesting insekto sa taniman. Mabisa rin ito sa pagparami ng mga bulaklak at bunga. Maliban pa dyan, ito ay tumutulong upang maging maganda ang kalidad ng lupang tinataniman. Buti pa ang halaman, lahat bini vinegar. Totoo ngang aabuti ng ilang oras ang pag-iikot sa JSM Farm. Hindi lang natatapos sa mga hayop at taniman ng mga nakakain, kundi matatagpuan rin dito ang floral herbal site kung saan mayroong mga ornamental plant at halamang gamot. Ang organikong pagsasakan ng JSM Farm ay kanilang advokasya.
para sa buhay na masagana at masaya. Yung being organic ay advocacy lang natin. Let us not expect them to follow us. Okay. Pero meron silang mga points na makikita na kung hindi kami nag-organic, di kami makakasibinte. Kung hindi kami nag-organic, ay di katakot-takot matigas ng ganawa namin. Nasisilt kasi noong career nung fertilizer yung danaw mo eh. Lalo na kung 8 bags, 6 bags. Hindi mo lang napansin na nababago yung texture nung yung danawan nung iyong farm kapag commercial yung fertilizer mo. But if you own even the fertilizer that you are using, may pira din naman eh. Kaya lang na, hindi nga lang enough. Murahil, malaki lang din yung pangarap mo. Kahit nakikita ka na, sabi mo wala pa rin, dahil malaki expenses ay. Like sa rice ngayon, how much is rice? Kung if you are a farmer na karabaw and plow lang, mayroon kang isang itat, pinaplow mo ng 2 weeks, bila ko ng traktora, 2 oras lang. Naiksing oras, nakakapunta ka sa ibang bagay. Bagay, ma-afford mo yun. Ang gobyerno naman eh, sabi nila, supportive daw eh. Even, the problem is that we did not try na humingi ng alalay sa gobyerno. Pero, pagka talagang, pero naniwala kami at maraming natutulungan eh. Pero pag ako naman ay namatay na may utang, hindi ko nabayaran, eh hindi ako successful na farmer. Ang GSM Farm po, Integrated Organic Farming, ay located sa Barangay Santa Rosa Sur, Purok 6, Barangay Santa Rosa Sur, Jose Panganiban, Camarines Norte. In-invite ko po kayo na you try to come to us after the COVID pandemic. Welcome po kayo kung sakalit makarating ka sa farm namin through our invitation, through the words coming from former visitors, kaya naman kami namin papagutuman. Igwa man dito makakakan. Breakthrough a world where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the Giga Life on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako. Ang naging dulot ng pandemya, katulad nitong isang plant shop sa Camarines Norte na dating nagbebenta ng culinary herbs plant, ay nag-shift na sila sa pagbebenta ng ornamental plants katulad na lamang nitong mga aroids and monstera. Bata pa lamang ay plantito na si Marlon Malalwan ang may-ari ng Ocean Grown Plant Nursery sa Daet, Camarines Norte. Kaya naman, ang hilig niyang ito ay naging negosyo na. Nag-umpisa po ako, elementary pa lang ako, naghahalaman na ako. Nag-umpisa ako sa orchids, mga flowering plants, ganun. 2 taon na nang umpisahan ni Marlon ang kanyang negosyong paghahalaman. Mula sa pagtatanim ng culinary herbs, ay ito na ngayon ang kanyang ibinebenta sa kanilang bakuran. Perfect timing para sa pagkahilig sa pagtatanim ng ornamental plants. Dahil nang magkaroon ng pandemya, ay nawala sa market ang kanyang culinary herbs dahil sa pagsara ng mga restaurant. Una, nag-umpisa ako sa mga herbs, mga culinary herbs, mga pangluto, panlawak sa pagkain, ganun. Kumukuha sa akin yung mga restaurant dito sa Daet na mga pang ano nila. Anong particular na ano? Mga basil, rosemary, mint,
Mga ganun po. Simula ni Marlon sa pagbebenta ng snake plants hanggang sa nag-boom ito at nasundan na rin ng iba pang halaman, pati na rin ang pag-import niya ng mga halaman mula sa ibang bansa. Kasi dito sa atin kulang ang supply, sobrang taas ng ano po ng prices. Pero kung kukuha po sa Thailand, napapababa po namin yung prices. Nag-i-import po. Ang bentang-benta rito sa ocean grown o ang mga halaman na nabubuhay sa may mababang ilaw, kaya naman perfect ito sa indoor. Katulad nitong monstera, mga philodendrons. Isa ang napakalaking monstera na ito sa mga inaalagaan na aroids ni Marlon. Nagkakahalaga lang naman ito ng 25 to 30,000. O diba, yung simpleng halaman na yan noon ay pera na ngayon. Mga ka-BHTV kong plantito and plantita, knows nyo ba na pag sinabing aroid plant ay halos iisang itsura ng kanilang bulaklak sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kanilang dahon? Kung di ka naniniwala, ask mo si friend mong internet browser. Naglalaro sa 20 pesos hanggang 30k ang presyo ng mga ornamental plants dito. Kaya dapat kabisado ang uri ng halaman, pangangailangan nito sa liwanag at tubig. Sa watering, itong mga aroids, yung katulad ng philodendron, monstera, ayaw nila ng sobrang tubig. Kaya dapat ingat sa pagdidilig. Prayer plants, mga calathea, maranta, stromanthi. Pag prayer, mga ganyan. Yung parang nagdadasal sila pag yung madpadilim na naganti yung dahon nila sa street. Misto lang pakpak ng isang anghel ang detalye ng prayer plant na ito. Kung ilalagay mo ito sa bintana, ay magmumukhang nananalangin sa liwanag. Napakaganda! Impressive naman ang ganda ng alokasya dahil sa ganda ng hugis ng kanilang dahon. Sino ba naman ang hindi magagandahan sa kakaibang dahon ng alokasya? Kung plano ninyong dalhin sa inyong tahanan ang alokasya, ay kinakailangan ang iba yung pag-iingat at kaalaman sa pag-aalaga nito. Sa unang mga araw ng pagtanim nito, ay maglalagas ang kanyang mga dahon. Subalit, natural lang naman ito. Ang alokasya ay mabilis din magpalit ng dahon at tumutubo. Best seller rin ang caladium plants, o para sa mga Bicolano, ito ay ang natong-natong dahil sa pagkakapareho ng hugis ng dahon nito. Walang problema pagdating sa maintenance ang halaman na ito sapagkat madali lamang itong tumubo basta nakatago sa sikat ng araw at sa malakas na hangin. Ang uri ng caladium na may kulay pink o pula sa gitna ay tinatawag din na Heart of Jesus plant. Siya nga! Kung perfect na indoor plant lang naman ang pag-uusapan, ay wala nang tatalo pa sa Syngonium na matatagpuan rin dito sa Ocean Grown Plant Nursery. Pag sinabing Syngonium, ay ang mga halaman na nananatiling mababa lamang ang dahon at ang iba ay gumagapang lamang sa lupa. Sinasabing ang Syngonium plants ay nagsisilbi bilang magaling na air purifier kung saan ang dahon nito nagsasala ng mga maduduming hangin. Hindi rin naman inalis ni Marlon ang kanyang culinary herbs katulad ng lemon balm, rosemary at peppermint. Natural lang na pamamaraan ang kanilang ginagawa upang maitaboy ang mga insektong posibleng peste sa kanilang mga pananim katulad ng pag-spray ng neem oil o kaya naman mild soap na inihahalo sa tubig. Sir Marlon, bakit ba ocean grown plant ang tawag ninyo sa inyong tindahan? Eh wala naman ocean. Tulad po nung kahapon nung nagparaulan, naging ocean po dito. Kaya yun po talaga. Eh talaga sir? Oo, oh, yun po talaga. Saka mahilig din po ako sa dagat kaya. Kumbaga po, bahain ang lugar. Bahain ang lugar. Kaya nang pumasok sa idea nyo ng ocean.
sekreto sa maganda at malusog na mga halaman. Hindi po ako naniniwala sa green thumb. Ang ano lang po yung passion talaga. Kung hilig mo, mapapag-aralan mo lahat. Trial and error yung hindi kailangan ng tiyaga pag passion. Ang tanging sekreto pala sa maganda at malusog na halaman ay ang pagmamahal lamang na inuukol ng nagtanim nito. Sa mga nagpa-plantanting po, pupunta pa ng bundok para kumuha ng mga halaman na pambenta, maging responsible lang po tayo sa pagkuha. Dapat po ang kukuha tayo, huwag natin sisirain yung buong puno. Kung gusto nyo pong kumuha, hindi naman po may iwasan pag ano, nagpunta. Yung mga tapkat lang po, yung pinakang dulo lang, yun lang pantanim lang. Huwag nyo pong sisirain yung buong halaman. Ang pinakang garden namin dito lang sa Daet, sa Barangay 2, Luisito Street. Ipagtanong nyo lang po yung Ocean Grown Farm. May Facebook page po kami, Ocean Grown Farm. Sa Facebook. Halina kayo sa QQ Pacific, your neighborhood appliances store. Madaling puntahan, presong kay gaan. Aming tuwa ang kayo'y paglingkuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific, ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific. Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific. Tatay na manok na pula, huwag kinukontra. Samahan ninyo akong alamin kung ano ang positive side o magandang na idudulot ng game fowl industry. Maraming naging bunga ang pandemya. Mayroong nawala ng trabaho at mayroong natigil ang negosyo. Kaya naman, pati ang mga nakahiligan natin ay tila ba hangin na biglang nag-iba ang direksyon. Kaya ang dating super busy sa kanyang bus company na si Mr. Adolfo Villamonte ng AMV Elleville Bus Line ay super happy ngayon sa kanyang bagong hobby, ang ikangay manok na pula. Ngayon ay mayroon na siyang AMV Raptor Game Farm na matatagpuan sa Barangay Liniton, Basod, Camarines Norte. Dati ma'am noon, sa Naga kami, tapos ngayong mag-lockdown, walang halos libangan, ano, kaya medyo napatutok sa ganitong ano. Dati ilan lang nasa Naga, mga siguro nga 50 to 60 lang. Tapos nung pag-lockdown nga, pinalipat ko na dito at medyo maganda yung lugar at sa amin ay medyo maliit lang yung lugar namin. Note, ang sabong ay sport sa pananaw ng nakakarami. Sa halip na isang paraan ng pagsugal, isa na rin sa naniniwala dito si Sir AMV. Kaya ngayon ay mayroon na siyang nasa 400 na mga manok panabong na inaalagaan ng kanyang grupo. Mayroon kami dyan, may mga gilmot, may mga sweater, yung may mga kilso, yung abuston. Halos lahat ng lahi may mga kinunan din kami kagaya kay Red Game Farm. Kumuha kami din ng mga tryo na para i-breeding namin. Para iba't ibang lahi. Para masubukan namin kung ano talaga yung maganda, mas maraming panalo. Yun ang papatuloy namin. Hindi alintana ang halos 40 kilo ng mamahalin na feeds at mga vaccine para sa napakaraming manok dahil sa kasiyahan na inihahatid nito sa kanya. Nakakatulong niya ito upang maibsan ang kanyang stress sa mga problema ng mundo ngayon. Para mong quarantine ngayon, hindi siyempre busy kami sa akin sa transportation. Nung gusto kong minsan na nabili lang ako ng mga manok na ready to fight na, nakakondisyon na. Yung kalabos Romy, kalabos Marlon, para ano na, hindi ka na mag-aalaga. Ay ngayon kayong mag-lockdown, simula nun,
Yung parang natutukan namin dito na mas nakakalibang at wala rin ibang pinaglilibangan na mag-alaga at magparami ng mga manok. Bali parang ano po sa paalala po sa mga, masasabi ko lang po sa mga mahilig mag-alaga ng mga manok, nakagaya po namin sa ganito na maganda po, magandang libangan. Habang kagaya nga po na lockdown ay talagang walang ibang mapaglibangan kundi ganito. Dahil sa manuka na ito, ay napabilang sa grupo ng AMV Raptors Game Farm ang mga nawalan ng kabuhayan dala ng pandemya. Katulad na lamang ni Jonathan Guerre na nagkaroon ng trabaho bilang handler at breeder sa game farm. Kapo ay nagpapasalamat sa kay classmate, kay pwedeng, nabigyan ako ng trabaho dito. At kami lahat ng mga tao dito. Malawak yung farm. Maliban po kasi doon may mga mahihirap tayong kapamilya dyan na walang-wala talaga. Kinukuha niya para maggamas, pag ano ng mga damo-damo dyan, doon tayo pumapasok. Yung hanap buhay. Nabibigyan tulong ng AMV Farm. Nagpapasalamat kami sa pamunuan ng AMV Farm na nakatulong ito sa aming barangay, lalo tigit doon sa income na binibigay nito sa barangay sa amin dahil ito naman ay nagkumukuha ng business permit kasi sa barangay clearance, malaking bagay sa income ng barangay. Yes. Salamat sa AMV Raptors. Ang hatch ang itinuturing na pinakamahusay para sa AMV. Kaya naman, binibigyan ito ng espesyal na atensyon ni Christopher Prodigalidad, ang tumatayong coach ng mga panabong na manok dahil akalain mo, elementary pa lamang anya siya, ay magaling na sa wastong pagpili ng manok. Ay, binibigay namin yung tamang pagkain, vitamins, saka basta focus lang kami lagi sa manok. Yung malinis, para health is number one niya, sabi. Kahit ganun, sa gising ng madaling araw, tsaga, training, bigay kung anong dapat ibigay na gamot, vitamins. Ang pag-aalaga ng manok na panabong ay dumaraan sa ilang proseso. Sa breeding stage pa lamang ay pinipili na ang mga mainam na magkapareha upang magkaroon ng magandang lahi. Ang itlog ay hihintayin na mapisa hanggang 21 araw hanggang sa ilagay ito sa iisang lugar kung saan maingat na inaalagaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng vaccinations at init gamit ang ilaw. Matapos na masigurong mayroon ng mabuting kalusugan ang mga manok, ay ilalagay na ito sa range area kung saan mahahasa ang kanilang tibay hanggang sa maging sila ay stag. Isa sa ilalim na sila sa hardening kung saan isinasagawa ang training sa mga manok bilang panlaban hanggang sila ay nasa cording na at maghihintay na lamang sa oras na sila ay mapili bilang magaling na manok panabong. Karamihan sa manok ng AMV ay mula pa sa Davao hanggang sa dumami dahil sila ay mayroon na rin sariling breeding area. Proud na proud si Sir AMV dahil ang kanilang manok ay makailang beses nang nag-champion. Marami na. Nung bago mag-lockdown noon, kahit nga yung sa CGBA ng sa elimination ay bali tatlong entry namin ang nakapasok sa elimination. Kaya sa final. Dahil maselan ang pag-aalaga ng manok na pula, ay pinipiling maigi ng AMV ang kanilang ipinapakain sa kanilang mga alaga. Ayun yung talaga medyo masilan lalo sa breeding area. Talaga may mga nakatuto kaming tao para sa breeding area. Iba naman yung mga sa conditioning at saka yung mga sa sisiw, iba talaga. Kanya-kanya silang alaga. Para kung sino nakatuka, dun lang para maalagaan talaga. Lalo yung sa mga sisiw ay medyo masilan. Kung nagkasakit ay medyo mahirap na. Kaya kanya-kanya silang
lugar kung saan sila. Nang talagang minsan yung kaya ngayon alaga kami. Saka maganda nga yung binibigay naman sa amin ng Rubina every 15 days ini-spray nila. Mm-hmm. Tapos yung sa mga vaccine na yan, silang yun ang kagandahan naman sa kanila. Mm-hmm. Yung mga hindi pa po nakaka-try ng produkto ng Unilever sa Rubina Corporation po yung produkto namin na Supremo, Infinity, Ready Mix. Try niyo po para ma-ano po yung ano, matry niyo po yung produkto namin na at matesting niyo po sa farm niyo po. Hindi lang libangan, kundi pang kabuhayan. Plano na rin itong gawing negosyo ng AMV. Ay sa amin ngayon, dahil kami kakaunti pa minsan, yung mga kaibigan namin kumukuha ng manok, so, pag may laban, parang finance na lang nila. Mm-mm. Kung paano yung sa panalo, ganyan. At medyo hindi pa naman kami nakapagbinta at nagsisimula pa lang din. Kano? Okay. Siguro mga susunod na taon niya, marami na kaming mga palabas na sisi. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga ganitong uri ng manok ay may kamahalan. Kaya ibig sabihin, hindi rin basta-basta ang puhunan. Needless to say na si Sir AMV ay big time na ngayon. Kwento ni Sir AMV, hindi naman naging madali para sa kanya ang pag-asenso dahil dumaan din anya siya sa napakaraming pagsubok na maikukumpara kung paano hinahasa ang panlaban ng manok. Alam niyo ba mga ka-BHTV na ang may-ari ng napakaraming Elleville buses ay dumaan sa pagiging konduktor? Maliban sa game farm ay mayroon rin ditong mga livestock at mga halaman na mapagkukunan ng pagkain katulad ng mangosteen, durian, langka, mangga, at pumelo. Marami rin kami mga tanim dito kaya yun lang isang nakakatulong din naman sa amin sa mga pangkonsumo nga gaya nitong sakopra sa inyo, malaking bagay. Mm-mm. Na pangpasahod sa mga tao. Mm-hmm. Kaya lagar mo kami ng mga baka, may baboy, may mga inahin. Yun ang parang nakatulong sa amin sa monthly na pampasahod. Opo. Kanina po may kinikwento kayo yung mga seedlings galing ng Davao. Ano yung mga ganyan? Yun? Kagaling mga binili namin yan. May mga durian kami dyan, mangosteen, lansunis. Maraming mga tinatanim din kami habang pag minsan na hindi naman ganun busy sila, yan, tatanim. Ganun ka breeding. At sayang sabi ko yung lugar naman na pagkikinabangan. Gaya nga nung dati, nung bago itumanukan, mga kambing ang alaga namin. Yes. Kaya lang ay grabing perwisyo ng salaman, kaya pinalitan ko, binintang na lahat. Mm-hmm. Ang kalaban ay mga, hindi nakakapagpalaki ng mga halaman. When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. Yan ang motto ng AMV mula kay Nelson Mandela na nakalagay mismo sa kanilang t-shirt. Well, nagpapahiwatig lang naman ang mga tatay natin dito sa AMV at sa iba pang tatay na mahilig sa manok panabong na huwag nang kukontrahin ang kanilang hobby na nagbibigay ng kakaibang excitement at kaligayahan. Sabihin na lang natin na dahil sa bagong hobby na ito ay hindi na masyadong stress si tatay, hindi na siya bored. Mayroon pa siyang new skills at knowledge, challenging para sa kanya at nakapag-diskubre ng iba't ibang perspektibo sa buhay. O hindi ba't lahat ng ito ay mainam para sa kanilang kalusugan? Huwag lang sumobra at laging paalalahanan si tatay ng limitasyon niya. Enjoy, kundi nakapulot pa kayo ng aral tungkol sa pag-aagrikultura. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli tayo magsama-sama sa susunod na Sabado. Kami ang inyong host, Cindy Corioso, Kevin Alba. Dito lamang yan sa BHTV, Agri, at iba pa!
inviting you to watch online media show entitled BHTV Agri at Ibaba, which will be streaming every Saturday morning over BHTV Facebook and YouTube channel. This 30-minute online show will feature agritourism sites, viable agri-enterprises you might want to venture, plus agriculture technology updates, and our farmers' inspiring success stories. Congratulations to BHTV, the rising online social media. Magandang umaga sa inyo lahat at sa ngalan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Region 5, Bicol Region, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang programa ng BHTV, Agri at iba pa. Sa ngalan ng Bureau of Fisheries, kami po ay sumusuporta sa programang ito at napakaganda ang layunin at malaking maitutulong nito sa pagpapalaganap ng ating mga programa sa Bureau of Fisheries, Region 5. So, kami po ay sumusuporta dito at tumutulong sa pagsulong ng programang ito para lalo natin mapaigting ang mga programa, pagpapalagana, pagpapaabot ng mga programa sa ating mga magsasaka at mangingisda. So, sa ngalan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources under the Department of Agriculture, ang Bureau po ay malugod at sumusuporta sa programa pong ito. Marami pong salamat at magandang umaga.